Mulai sa 7-Eleven, ang mura naman nito. Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, nandito tayo ngayon sa harap ng 7-Eleven. Na-curious kasi ako dito guys, napadaan ako dito, tapos napansin ko sa entrance may naka-display ng mga vegetables. So, ayun, bumaba ako, tapos tinignan ko ngayon, ayan, nagbebenta sila ng mga gulay at napakamura niya guys. Ang laki nitong daikon. Tapos, ang presyo niya lang ay nasa 100 yen. So, kaya, ayan, nabudol tayo, bumili ako ng isa. Ang laki na nito guys. Yung kuha ko ng isa, tapos meron din ditong carrots. 10 kilo siya, tapos nasa 480 yen lang. Ang dami. So, tingnan natin sa loob. Meron pa rin mga gulay na naka-display dito. Ayan. So, ayan. Meron din ditong cabbage. Merong cabbage, so 100 yen lang din, kaya kuha ako ng isa. So, total lang dito na tayo sa 7-Eleven. At ayan, meron akong bibilhin dito yung favorite kong pagkain na yopuki. A few minutes later. So ayan guys, nakauwi na tayo dito sa aming bahay at tignan nyo itong nabili kong labanos or daikon. Ang laki niya, di ba? Ang haba at ang bigat niya guys. Tapos ito namang aking nabiling cabbage, repolyo. 100 yen lang din siya. At tignan natin yung itsura niya. Kasi hindi ko to nasilip kanina sa 7-Eleven. So, ayan ang itsura niya. Okay naman siya. Tignan natin kung mabigat. Ayan, ang bigat niya. Mura na siya, guys, sa 100 yen. Pero, ayan, tuwan-tuwa ako. Pero nung sinabi ko sa aking partner na nakabili ako ng murang vegetable, sabi niya, bagsak presyo daw ngayon ang mga gulay. Totoo kaya yun? So, ayan, nandito naman tayo sa aming ref. Ayan, kung makapansin nyo, yan lang aking gulay. Hindi ako masyado nagbibili ngayon kasi madaling masira. Yung mga kailangan ko lang ang binibili ko. So, ito may daikon pa pala kami, tignan nyo. So, mauubusan naman din yan. Kaya, kailangan ko na rin bumili ng isa. At ang aking binili yung cabbage, ayan, ilagay ko binili ko sa ref. Makikita nyo, meron pa kaming carrots ang arten. So ayan muna guys yung nabili kong daikon. Mamaya gagawin ko misoshiro at saka lalagyan ko ng wakame. At ipakita ko na rin sa inyo yung laman ng rep namin dito sa taas. Walang masyadong laman. So, ang makikita nyo lang dito ay gatas. Gatas is life kasi kami. Tapos, ang dilis. Tapos, merong leftover na fried chicken. Then, itong miso paste. Ito ang gagamitin ko para gagawa tayo mamaya ng miso soup. At itong Tupperware, wala naman laman. Nandiyan pa rin siya. Naghihintay na malalamanan siya. Tapos ito naman, drawer na to. Nilagay ko lang dyan yung itlog. Tapos dito sa taas, check natin kung may yogurt. Ayan, meron pang yogurt. Para kay Bulilit yan. Tapos, yung sa taas naman, wala naman yan. Yung parang side dishes lang namin at mga sauce.
At dito naman sa door ng ref na to, nakalagay ang aming mga souls. Nilagyan ko siya ng labeling para madali siyang makita. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Thanks for watching!